When I look at what you've done in my life, I am so grateful. You are so faithful. When my heart seems to stray from your ways, you show me your mercy. Your compassion never fails me. You are loyal and true. There is no one that can love me like you do. And you are faithful, faithful. Even if my world is shaken, you will always remain faithful.
Good morning and good day. Magandang umaga po sa lahat. Magandang araw sa lahat din ng ating mga sumusubaybay sa iba't ibang dako. Welcome po sa ating daily devotional. Samahan niyo po ako sa ating panimulang panalangin. Let us pray. O our God in heaven, our Father, muli po kaming nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa napakayaman mong grasya at habag sa inyong katapatan at kabutihan sa amin na isa naman pong araw ng pagpapala ang sasa amin. Salamat po. Kaya naman po kami ay walang tigil sa pag-aalay ng papuri sa iyo. Karapat dapat po kayo sambahin, purihin, at dakilain. Sa oras na ito, muli kaming tatanggap ng biyayang makalangit, biyayang espiritual, kung saan sisigla at lalakas po kami. Salamat sa araw-araw na salita ng Diyos na aming tinatanggap, gumagabay sa amin, nagpapalakas sa amin. Salamat sa lahat ng mga available ngayon at sa mga manunod pa mamaya. Pinapanalangin ko na pong lahat na daluyan nawa ng mayamang mong biyaya ang bawat isa. Ganun na rin po ang aming mga pamilya at mga mahal sa buhay. Salamat po sa mga kapahayagan ngayon. Handa na uli ang aming mga puso. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Purihin ang Diyos. Welcome po sa ating daily devotional. Today is Thursday, November 11, 2021. So ngayon po ay 11-11-2021. At bago ko po i-present ang title ng ating topic at ang key passages na ating babasahin, again, ine-encourage ko po ang bawat isa to share this broadcast to your Facebook friends. Pindutin na po ang share button and be a multiplier. Follow us in YouTube. Ang ating channel po ay JLG Space TV. And don't forget to click the notification bell. Pakilike na rin po ang ating Facebook page, Jesus the Living Gospel. Yan po ang ating Facebook page. Praise God! At ngayon po, nais kong i-present ang title ng ating topic na Remember to Repent. Remember to Repent. So in the next 25 minutes or so, yan po ang ating pag-usapan. Lalahanin natin na ang pagsisisi ay hindi lamang po sa iilan, hindi lamang po sa mga piling mga tao. Ang pagsisisi ay pangkalahatan. Ikaw, ako, tayong lahat ay kinakailangang lumapit sa Diyos sa mga panahon na meron tayong nagagawang hindi tama o labag sa kanyang kalooban. O maaaring hindi tayo ay mamamagitan sa kasalanan ng ibang tao. Tayo ang hihingi ng kapatawaran sa pagkakasala ng iba. Marami pong istorya sa Biblia ng mga men and women of God ay nag-stand in the gap in behalf of their people. So, to start with, again, siyempre nasa Book of Nehemiah pa rin tayo. This time ay Nehemiah chapter 1 verses 4 to 11. Yan pong ating babasahin. Okay, let's start from verse 4. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Then I said, Lord, the God of heaven, the great and awesome God, who keeps his covenant of love with those who love him and keep his commandments.
Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer your servant is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. I confess the sins we Israelites, including myself and my father's family, have committed against you. We have acted very wickedly toward you. We have not obeyed your commands or the commands, decrees, and laws you gave your servant Moses. Remember the instruction you gave your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. But if you return to me and obey my commands, then even if your exiled people are at the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. They are your servants and your people whom you redeemed by your great strength and your mighty hand. Lord, let your ear be attentive to the prayer of this your servant and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. I was cupbearer to the king. Blessed be the reading of the word. So, ang ating pong binasa, para i-connect natin yung ating title na Remember to Repent, ay Nehemiah chapter 1 verses 4 to 11. And doon po sa haba ng ating binasa, nais ko lamang pong bigyan pansin ang verses 5 and 6. Yung kanyang bahagi ng kanyang panalangin ni Nehemiah. Sabi niya, Lord of heaven, the great and awesome God, who keeps his covenant of love with those who love him and keep his commandments. Let your ear be attentive. Ang inyong mga tenga ay makikinig. Ang inyong mga mata ay bukas upang pakinggan ang panalangin ng inyong lingkod na nananalangin sa iyo araw at gabi para sa inyong mga lingkod ang bayan ng Israel. Kita mo ninyo, siya po ay nag-i-intercede, nananalangin para sa bayan ng Diyos. Kaya sabi niya, I confess the sins we Israelites, including myself and my father's family, have committed against you. Nehemiah 1:5-6. Napakainam po, napakaganda po ang calling nitong si Nehemiah, na maliban na siya ay wall builder, siya din po ay intercessor. Siya ay namagitan, nag-intercede para sa kanyang bayan na nakalimot na naman sa Diyos. Matapos silang ibalik sa kanilang lupain, matapos i-allow ang rebuilding of the temple, umalik na naman sila sa pagsamba sa ibang Diyos, umalik na naman sila sa paggawa sa kanilang mga sariling kagustuhan, lalabag na sa kalooban ng Diyos, yung kanilang pag-i-intermarry ng mga hindi nila kalahi. At bumalik na naman sila sa disobedience. Kaya ipinaalala na ayon sa sinabi ni Moses na kanyang lingkod ng Diyos, na pag sila ay hindi nagiging tapat, ay hahayaan na naman silang sakupin ng ibang bansa. So Nehemiah was on a mission to help his people, and he knew he had to ask forgiveness for the people's sins if the mission was going to succeed. Alam niya
na ang kanyang, alam ni Nehemiah na meron siyang mission sa kanyang mga kababayan. At alam din niya na kailangan niyang humingi ng tawad para sa kasalanan ng kanyang mga kababayan kung gusto niya na ang kanyang misyon ay magtagumpay. Ito po yun. Ang pagtatagumpay lamang ng lahat ng ating mga ginagawa ay kapag natutunan nating lumapit sa Diyos, magpakumbaba sa Diyos, at humingi ng kapatawaran sa Kanya. Kung sa gayon, basbasan ng Diyos ang gawa ng ating mga kamay. And so before praying for God's guidance and protection, humingi po siya ng kapatawaran bago siya humingi ng nalangin ng patnubay ng Diyos, bago siya humingi ng proteksyon ng Diyos sa kanyang pagre-rebuild ng wall of Jerusalem, ay hindi niya nakalimutang humingi muna ng kapatawaran. And so he knew why God's people had been sent into captivity. Laging ganun po, na kapag tayo ay nawala na naman sa kalooban ng Diyos, kapag tayo ay gumagawa na naman ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, eh nagkakaroon ng consequences, ng repercussions na hindi ka nais-nais. At dito po sa istorya ng mga Israelita, every time na meron silang unfaithfulness, every time na meron silang disobedience, ay nagiging captive sila ng ibang mga kingdom. So, Nehemiah understood why things were not going right after they had returned. Kasi ang ganda na nang simula eh. 70 years sa Babylon, nag-take over ang mga Persians sa Babylon, pinauwi sila Zerubbabel et al., ang kanya mga priests at mga Levites, para i-restore, i-rebuild ang temple. In 20 long years, mahaba din panahon yun, may balik nila, pero another 70 years na hindi naman napansin, hindi naman binigyan ng pagpapahalaga ang mga pader ng Jerusalem. Sapagkat ang mga tao ay nagbalik na naman sila sa idolatry, nagbalik na naman sila sa worldliness, nagbalik na naman sa materialism, nagbalik na naman sila sa gawa ng laman sapagkat nag-intermarry sila. So parang kung hindi tayo lalayo at titingnan natin yung kalagayan po natin sa modernong panahon, ganyan din po eh. Na hindi nga lang tayo sinasakop ng ibang mga kingdom o kingdoms, pero nakakapagsimula tayo ng tama eh. Pero along the way, marami po ang bumabalik. Marami ang naghahari na naman ang kasalanan sa kanilang buhay matapos silang nagbalik loob sa Diyos. Kaya si Nehemiah, naintindihan niya na kaya ang mga bagay-bagay ay hindi nalalagay sa tama pagkatapos silang bumalik from Babylon to Jerusalem o to Judah, sapagkat nagsimula sa Espiritu, sabi nga, ng Book of Galatians, pero nagtatapos, tila nagtatapos sa laman. So, there are unconfessed sin that had created a barrier between God and the people and had kept them from experiencing God's blessings. Kasalanan po talaga ang nagiging hadlang, yung mga tinatawag nating unconfessed sin. Ang siyang lumilikha ng pagitan, ng barrier, ng hadlang between God and His people and had kept them from experiencing God's blessings. Na nagiging dahilan upang ang tao
ay hindi niya maranasan yung sukdulan na biyaya ng Diyos. Alam niyo, ang Diyos natin ay Diyos ng mayamang biyaya. Pero ang nagiging hadlang, hindi po madamot ang ating Diyos. Hindi po makasarili ang ating Diyos. Hindi po bingi ang ating Diyos. Pero minsan, kailangan niyang i-withhold itong mga bagay na ito sa atin dahil meron pa tayong dapat ayusin. Ito yung mga tinatawag nating unconfessed sin sa buhay natin. And so, sa binasa natin first, Nehemiah chapter 1 verses 4 to 11, Nehemiah prayed. At sa kanyang pananalangin, he also included himself. Ang sabi niya, forgive your people, including me and my family. Wala siyang kinalaman sa mga kasalanan na nagawa nitong kanyang mga kababayan sapagkat siya ay nasa Citadel of Susa, isang siyudad sa Persia. Maganda ng kanyang kalagayan, siya ay close aide ng king dahil siya ay cupbearer, pero nakita mo ang kanyang malasakit sa kanyang mga kababayan na kailangan niyang ikumpisal ang kanilang kasalanan, ihingi ng tawad ang kanilang mga kasalanan, at hindi niya nakalimutan na kasama siya, na isinama niya ang kanyang sarili sa paghingi ng kapatawaran. He prayed and he also included himself. The people's sins were his sins. Para bang inako niya ang kasalanan ng kanyang mga kababayan. He could have simply pointed his finger and blamed others, which is yan ang malimit na gagawa ng tao, na instead na mamagitan tayo, instead na akuin natin ang kasalanan ng tao at tayo na ang lumapit sa Diyos para sa nagkasalang tao. Ang tendency kasi, kaya hindi nalulutas, ang mga problema ay napakabilis nating magturo. Napakabilis nating manisi yung ituro ang iba kaysa tayo muna ang umako, o sisihin ang iba kaysa tayo na mismo ang lumapit para sa kanila. And it was tempting to look back and list the sins of past generations. Alam niya, alam ni Nehemiah na talaga namang consistent ang kanyang mga kababayan sa ganitong routine, no? Sa ganitong cycle. Nagkasala, magiging captive sila, natutunan nila, naintindihan nila na yung kanilang pagiging captives ay bunga ng kanilang pagkakasala, magsisisi sila, ire-restore sila ng Panginoon. Pagka nandun na sila sa period of restoration, ine-enjoy na nila yung fruit ng restoration, babalik na naman sila sa kasalanan, at sila ay sasakupin uli, magsisisi na naman sila, ire-restore sila, i-enjoy nila ang restoration blessing, tapos babalik na naman sila sa kasalanan. So, ilang henerasyon na, ilang siglo na ang lumipas, at itong cycle na ito ang paulit-ulit na nangyayari. For us, it's also tempting to point to the sins of believers who have gone before us. But when we talk about repenting, we need to include ourselves. Laging patawarin mo kami, Panginoon. Para bang pinepersonalize mo, para bang inaako mo na yung kasalanan na nagawa nila. Hindi po, ang panalangin ni Nehemiah po ay hindi patawarin mo sila, kundi patawarin mo kami. Kasama po ako, sabi niya. Kasama po ang aking pamilya sa mga humihingi ng kapatawaran.
So, we need to include ourselves. Because true repentance involves all of us, individuals and churches. Diba? So, maganda pong matutunan natin yung mag-stand in the gap, yung mamagitan para sa kasalanan ng tao. Yung tayo ang tumayo para sa pagkakamali, para sa kasalanan ng isang individual o ng isang church o ng isang bayan o ng isang bansa. Para bang ang sin of idolatry sa Pilipinas ay hindi naman tayo idolatrous na, for sure. Kasi alam na natin ang ibig sabihin ng pagsamba sa iisang Diyos. Pero hindi nawawala sa panalangin natin yung Panginoon, patawarin mo kami, patawarin mong aming bansa sa kasalanan ng idolatry. So, kumbaga, pwede tayong mamagitan para sa pagsisisi at paghingi ng kapatawaran ng isang individual, isang community, isang church, isang bansa, o pwedeng isama mo ang buong mundo. Well, yan po ang ginawang format o style ni Nehemiah. God's great faithfulness gives us the courage to face our sins. Amen? Katapatan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para harapin natin ang anumang kasalanan sapagkat hindi po pwedeng makakalimutan din ng Diyos yan. Lilipas din yan. Hindi po ganun eh. Hindi po ganun ang siste, diba? Kinakailangan i-verbalize mo. Kailangan i-confess mo. Yun po nakasulat sa 1 John 1:9. If you confess. Pag sinabing confess, ang ibig sabihin ng word na confess ay to say the same. Kung ano man yung katotohanan, yun ang bibigkasin mo. Yun ibig sabihin ng confess. To say the same. So to confess, diba? Mahalaga po yan. Dahil pag sinabi natin, pag kinumpisal natin, ang ating courage, ang ating kalakasan, katatagan sa loob, na harapin ang mga kasalanan, ay yung katapatan ng Diyos. Tapat naman ng Diyos. Ang sabi niya, God is faithful to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Amen? So, there's the sin of silence when we should have spoken. Kasalanan ba na kung kailan ka dapat magsalita, saka ka naman nanahimik? Kung kailan ka dapat mananahimik, saka ka naman nagsasalita? There's the sin of not extending grace to people who were desperate for a glimpse of it. Marami pong tao ang naghahangad na makaranas ng mayamang grasya ng Diyos, pero minsan ang kasalanan natin, hindi tayo nagpapagamit sa Diyos na maging extension ng kanyang grace sa maraming tao na desperadong hindi pa nila naranasan, naintindihan ang ibig sabihin ng mayamang grasya ng Diyos. There's the sin of pursuing our own agenda instead of serving God and trying to do His will. Magkasalanan pa na instead ng pinupursu natin yung agenda ng Diyos, yung paglilingkod sa Diyos, yung paggawa sa kalooban ng Diyos, ang ating inuuna ay yung pagpursu ng ating mga sariling agenda sa buhay na naisasantabi ang mahalagang agenda, supposed to be, ang paglilingkod sa Diyos at ang paggawa ng kanyang kalooban. So we need to ask God to bring us to repentance. Kaya nga po, ang topic natin ay remember to repent.
Minsan kasi alam na nating meron na tayong nagagawang hindi tama, pero hindi pa rin tayo nakakalapit, hindi pa rin natin dinadala sa Diyos ang mga bagay na dapat nating ilapit sa Kanya. Amen? So, kaya po, mahalagang mahalaga na matutunan natin, ma-prioritize natin, maging bahagi ng buhay natin na every time meron po tayong nagawa, personal na kasalanan, lumapit tayo sa Diyos. Kung nakikita natin ang simbahan ay merong nagagawa, ang katawan ng Panginoon ay may nagagawang compromise o mga bagay na hindi tama, we stand in the gap in behalf of our community, our church. Alam naman natin kung anong nagagawang pagsalansang ng mga ng ating bayan. Let's stand in the gap in behalf of our nation and our people, just like Nehemiah. At alam naman natin na laganap sa buong mundo, kasalanan, katiwalian. Let's stand in the gap in behalf of this whole world. Pagkasabihin natin, nag-iisa lang ako buong mundo, ipapanalangin ko. Nag-iisa lang ako buong bansa, ipapanalangin ko. Well, alam niyo ho, ang sabi po ng Book of James, na the prayer of a righteous man availeth much, is powerful and effective. Ang panalangin ng isang matuwid ay makapangyarihan, epektibo, at merong resulta. Kaya po huwag nating i-withhold ang ating pwedeng magawa para sa ating sarili, pamilya, simbahan, komunidad na ating kinabibilangan, at ang ating mahal na bansa. Amen. So remember to repent. So ito po ang pang-apat na installment sa ating 27 devotionals in the book of Nehemiah. Purihin ang Panginoon. Samahan niyo po ako sa ating prayer declaration. Sabihin po natin, O Lord God of heaven, we confess the sins we have committed against you. Please forgive us for Jesus' sake and renew us to be your people. In your name we pray. Amen. One more time say, O Lord God of heaven, we confess the sins we have committed against you. Please forgive us for Jesus' sake and renew us to be your people. In your name we pray. Amen and amen. Purihin ang ating buhay na Diyos. Ako po ay nagpapasalamat muli dahil alam ko po na meron na naman po tayong natutunan, naintindihan sa ating pinag-usapan sa nakaraang 30 minutes. Maraming salamat po. Huwag makalimot, ang daily devotional ay Lunes hanggang Sabado po yan. Minus Sunday, siyempre kasi may Sunday service na tayo. Yung akin pong Zoom sa Kahope Hour, Zoom Bible Study, ay hanggang ngayon ay nasa UFN until further notice muna tayo sapagkat naghahabol pa po ako na ayusin, tapusin yung mga backlogs ko po. 9 months po akong absent sa Hong Kong. Ito po si Pastor Rene Alog at ako po'y umaasa at nananalangin na ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat. Yes, Lord God in heaven, I continue to declare blessings upon blessings na mag-overflow sa buhay ng aking mga kapatid. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless us all and shalom. When I look at what you've done in my life, I am so grateful.
From your